ang character ko kakaiba kasi meron siyang comic side. Meron siyang comic side. Kasi yung pagiging comic niya nanggagaling sa pagiging sobra siyang ano eh, sobra siyang confident na tao. Gano'ng maka-excited na mapanood ka na ng mga kapamilya natin na viewers talaga na Ironheart? Sobrang exciting and I like your questions on this film. sobrang exciting siya kasi kakaiba yung character ko dito. Although, ano siya eh, parang part ako ng syndicate na isa sa mga soldiers ni Priam in the show. Ang character ko kakaiba kasi meron siyang comic side. Meron siyang comic side. Kasi yung pagiging comic niya nanggagaling sa pagiging sobra siyang ano eh, sobra siyang confident na tao. Feeling niya siya yung paborito ni engineer. Type siya ng mga babae, feeling niya sobrang galing niya, yung ganun. So, parang first time ako makaka-portray ng role na syndicate, na soldier ng isang malaking boss pero comic yung character ko. So, sobrang excited ako, sobrang saya. Yun, lagi kong niinano talaga yung script eh. Kasi since comic siya, medyo mahirap. Kasi kailangan yung timing mo, sakto. So since yung script nila, yung script is medyo yung iba. Kunwari, bigay siya yung script. So kailangan makahanapan ko siya ng butas kung saan ko pwedeng ipasok yung mga binibitawan kong lines na mga nakakatawa. Kailan po kayo nag-start ng tape? 6 days ago. Asan talagang kakasimula niyo? Kung parang nakaano pa lang ako yata, 5 taping days. Okay. So how was it working with Richard, with Jake? Nakaka-excited niyo ba si Jake? Ay, wala pa, mamaya pa, pero parang doon sa hotel, pag free time, lagi kami nagbaband, so bago pa dumating sa eksena, nagkakaroon na kami ng connection and para sa akin, it's very important kasi ako din, I also get my confidence sa co-actors. So, you know, pagdating sa eksena, I'm sure hindi na siya mahirap. Hindi na siya mahirap. Kasi, kunwari, usually mahirap for me pag bago ka sa show, tapos bigla na lang kailangan mo mag-deliver. So, minsan, medyo ano siya eh, medyo yun ang mahirap eh, yung first scene mo. Pero dito, first scene ko, sobrang na-enjoy ko kaagad kasi binigyan naman ako ni Direk Lester. Siyang nag-shoot ng first scene ko, ng freedom, na nagawin din kung ano yung interpretation ko sa character. So yun ang maganda, yung freedom na yun, na as an actor, napakasarap kasi siyempre, binubuo mo siya sa utak mo yung character mo and pinayaan ka nila na i-execute mo kung anong naiisip. For sure, may barilan na eksena ka dito, may mga action scenes ka din dito. I'm sure meron. Pero so far, wala ko. Oo. Okay. Pero gusto ko siyang gawin, nakakaiba siya, hindi siya yung... gusto kong may sariling akong identity, yung character ko may sariling identity. Kahit sa na comic siya, kahit sa barilan, siguro gusto kong gamitin pa rin siya. Yung comedy yung, side. Yung comic side niya. So, sir, how close are you to your character in real life? Sa pagiging sindikato, wala talaga. Sa ganito kadaming... I like your question. Thank you so much. I need to... 300,000 for you. Ang pagiging... Ano nyo? Kaya ako, isa rin pala na reasons. Bakit... hindi ko naman plinan, pero along the way, bigla ko siya naisip. And pasok naman sa character. So, ginagawa ko. And what's so nice about the team is... Hindi ka matatakot mag-experiment dahil nasa directors mo, sa producers, sa production team, sa actors mo na okay sa kanila mag-experiment kay. So it feels so good kasi magagawa mo kung anong gusto mong gawin. Hindi ka always on the safe side lang na kunwari ganito ang character mo, so ito lang 'to kasi ito lang yung interpretation ko sa character mo. So pwede ka mag-experiment. Kung okay sa kanila, edi, wow, yes. Pag sabihin nila, bawas ng konti, okay lang naman. Pero ang pinaka-best part is yung magagawa mo talaga kung anong interpretation mo. Yun. Kaya rin na-discover na yung character ko, parang naging comic din siya. Nadagdagan siya sa pagiging comic kasi, yun nga, hindi rin ako natakot mag-experiment.
So wala pang action scene so far? So far, wala pa. Pero I've worked with Derek Lester and the whole team before. And alam ko grabe yung action scenes niya. Sure. I think I saw your comic side sa TikTok. Sa TikTok, yes. Oh, yun yung comic side mo eh. Kasi yung asawa mo, kunwari, awayin mo. Tapos, because of that, half million. Diba, I saw you. Diba, parang, ano. Siguro, that's why, baka nakita nila, diba? Hindi ko lang alam. Pero ako, dahil na ako, actually, nakita ko yung sarili ko na, pwede naman, na-accept naman ako ng mga tao sa comic side ko. So, ginagawa ko na rin dito, parang, okay, kaya ko naman pala, may napapatawa naman pala ako. So, kahit pa paano, dinadala ko. Sa TikTok, di ba? Sa TikTok. Thanks to TikTok. Tawang-tawa ko. What? Hindi ko nga, I initially doubted that ikaw, si Christian Vasquez ba ito? Kasi iba? Kasi parang, I've not seen you doing something like that. Exactly. Okay. Pero, ang lahat ng mga tao, most of the people na who know me personally, alam nila yung side ko na Kenko. So that's very you. Yes. The TikTok personality. Yes, that's very me. Ikaw yun. Except lang sa under sa asawa niya. Kasi yun ang madalas mong ano, diba? Parang yun ang masaya niya. Oo, ganun yung ano niya, yung content niya. Oo, yun yung jokes ko doon. Is this ano? For real? Si ano ba ito, Christian? So nag-jumpstart. You think nag-jumpstart doon? Na... Hindi naman. May mga iba rin akong mga ginagawang ano before, nilalagyan ko rin ng comedy. Kaso hindi lang siya mainstream, so hindi masyadong maraming nakakanood. Hindi siya maraming nakakanood, pero I'm very comfortable with ganun niya magpatawa na ganun. Ayun, pero yung malaking bagay na yung sa TikTok na ginagawa ko, parang ako kaya dito. Tingnan ko kung paano. How long have you been in TikTok? 4 months, I think almost 4 months. Very new pala. Will it not be in conflict with your character? Kasi, di ba parang pagka-villain, medyo serious. Tapos, you are giving it a dash of comedy. Parang you are, tawag dito, kind of twisting. Oo, twisting. Comedy. Parang may tweak. Binibigyan mo ng tweak yung ano? Yung. Oo, binibigyan ko. So, hindi naman siya siguro. Kasi, parang it's something new for villains. Kasi it's never been tried on, di ba? So, parang hindi naman lahat ng masamang tao seryoso eh. Maraming naman masamang tao na kengkoy-kengkoy. Pero, Sir Christian, if ever you'd be given another project na medyo comedy-comedy, oh, yeah, of course. Yeah, gusto ko yung comedy eh. Gusto ko yung comedy kasi siguro growing up, yung mom ko before may ilig manood sa movie ng mga comedy, mga Elvis and James, mga Starsan. So, growing up, yung alam ko comedy. So, was your character written with comic on the side? I think meron na rin siguro. O, ikaw lang nag-infuse yourself? Meron na rin siyang comic part eh. Tingin ko meron na rin siya, pero nagdagdag ako ng konti. With their approval. So, sa mga lines ko. Kaya nga, naghahanap ako sa lines palagi kung saan ako pwedeng makapunchline. And bawat isang characters, pinag-iisipan ko kung ano yung pwedeng i-joke ko sa kanila. So, nag-iisip talaga ako na ano. Tapos, and also, I also listen sa mga ibang kasama. Kunwari, sabihin ko, ito, mix na kanilang ganito. Ano kayong magandang gawin? So, kunwari, may suggestion sila, yung iba, yung mga girls may suggestion. Parang, okay, maganda rin. So, yun, mahirap kasi ako lang. So, gusto ko rin yung opinion ng ibang tao na nakakarinig din ako sa mga ideas nila. And nakakatulot. Is there a joker in the family na na-inherit ko yung palette? Pero, siguro mga ano lang kami, masayahin siguro. Influence lang ko talaga from watching. Oo, from watching. Tapos, yung gusto ko lang, lagi lang siguro akong, gusto ko lang lagi tumatawa. Sino po yung ina-idolize niyo na mga comedian? Sasha Baron Cohen. Ayun, di ba gustong-gusto ko yung mga pinoportray niya na characters eh. Bora, Ali G, Bruno. Yun ang dream ko na alam mo yun, nagko-comedy ka. Pero iba yung ibang style ng comedy. Yun talaga yung, yun ang gusto ko ginagawa niya. Na imposible na siguro gawin sa Pilipinas yan. Sir, yung character niya, villain siya. Pero kahit yung mga villain characters, mayroon siyang trait na... Trait ba? Or may mga motivation siya na makakarelate yung tao. Kasi natanong namin si Sir Albert kagabi, and nasagot niya ng maayos yung bakit ganun kasama yung role niya. Saan niyo po kaya? Ano po kaya yung motivation? Kasi wala akong
hindi ko alam masyado kung detailed ng backstory ko. So, gumawa ko ng backstory. Ang pagkatao niya, ganoon nga siya, masayang siyang tao. Masayang siyang tao. Kasi kailangan ko yan eh. Kasi kailangan kong gamitin kung ano ako para magiging believable yung character. So, ginamit ko yung pagiging masaya yung tao ko. And, kinunek ko rin sa pagiging villain mo na hindi kailangan, para sa akin, kasi lahat sila kasi seryoso na. So, paano sa bagong character ako, paano ako magkaroon ng ibang flavor? Yes. Ibang flavor. So, sabi ko, dito ako sa side ng medyo may comedy na side. Yes, pero anong emotion po yung nag-drive po sa pagiging masama ng character niyo? Kasi, greed! Greed siya. Greedy siya ng tao. Kaya siya andito sa ganitong business. Kasi madamot siyang tao eh. Kasi feeling ko, marami siyang pera. Ano gusto niya talaga? Sorry ah, kaya pala tayo. So, hindi ko na ano, hindi ko yan na, yung emotion niya is greedy. Siguro growing up, wala naman silang pera, tapos nagkaroon siya ng chance na makasari sa sindikato, and ever since, para sa kanya, gumanda ang buhay niya. In a bad way, syempre. And, he's funny, kasi he's funny, and paano ka ba hindi magiging masaya kung ganito yung pera mo, di ba? Pero, yun lang, bad way. Bad way lang yung ginagawa niya. Basta, it's all about greed and, I think, love for money and power. Ganun.